Alright guys, welcome back. So today's video, bali update ko lang kayo sa ating Vigor XP kasi may nag-comment din kasi na paano daw pataasin yung Vigor XP. So may mga player pa rin dito na hindi nila alam kasi may mga player pa dito na newbie kahit na isang taon na tong game na to eh meron pa rin newbie sa mga laro na to. Okay, so although marami nang nag-quit pero mas marami pa rin yung mga newbie dito guys. Okay, so this video is para lang to sa mga newbie guys. And kung hindi ka newbie, edi skip na yung video na to. Okay, so update ko lang kayo sa ating. So dito guys, pag nag-SP ako, automatic dito ako lagi tumatambay sa XP grind dito, dito banda. Depende sa inyo kung gusto nyo mag-boss hunt or XP. Pero ako kasi guys, usually dito talaga lagi sa SP6 dito nagpa-farm, nagga-grind na ako diyan, naubusin ko yung tatlong ticket diyan. And then speaking of Vigor XP, yan meron akong 440, so 4 hours and 25 minutes left. So makikita niyo dito guys ang lahat ng sources ko sa aking 440. Alam ko meron dito may mga 500 pataas na yung Vigor XP nila dahil din sa Magic Stones. So explain ko mamaya bakit. And sa tingin ko kailangan ko nang kumuha din ng epic na growth kasi guys medyo kailangan na rin talaga natin maghabol sa ating level. Okay, so ayun guys, kita nyo 440, tapos yung basic bonus meron kang additional na 100% sa lahat to. Automatic yan, parang assist na to na 100%. Teka lang, may nagpa-shoutout ba? Wala. Okay, balik tayo dito. Sana walang... Kasi guys, meron ng BPK dito eh. So, huwag ka muna ang gulo. Okay. So, dito guys, equipment wala. Kasi wala naman kasing XP sa equipment. Tapos sa enchant din, wala din. Yan. Check natin guys para alam nyo ah. Yan. Pag in-enchant nyo yan, walang XP dyan. Ang meron lang dyan is drop chance, lucky drop hunt. Eh, meron pala hunting XP yun. Oh, meron pala. Hindi ko alam to ah. Alam ko lucky drop lang pero hunting XP boost. Yung enchantment ba to? Parang ngayon ko lang alam to. Pakicomment nga guys. Gulat ako meron ng ano, hunting XP yun. Ang alam ko monster attack lang. Well anyway, hindi ko naman kasi alam lahat guys. So, hindi naman tayo magbibida-bida, diba? So, paki-update nga guys kung bagong update pa to. Hindi ko napansin na may hunting XP na o dati pa to. Ang alam ko lang yung lucky drop chance. Drop chance basic pa to. So, meron pala. Ang galing. Okay, so yan. Sa equipment meron. Enchantment meron din. Pero dito sa Magic Stone guys, yan mapapansin yung 18% lang. Itong 1.5 guys, yan yung multiplier niya. Alam ko as is na rin itong 1.5. Sa lahat meron siyang 1.5 na multiplier. Isipin nyo guys ha. Punta tayo sa ating sample natin. Ito, Magic Stones. 18% yan. So, pagpunta tayo sa Magic Stones. 18%. Saan yung hunting XP? Ayan, 12.4 lang, di ba? So, i-times mo sa 1.5, yun yung magiging 18 siya. So, ngayon guys, sa tingin ko kailangan ko na ng growth na epic. Kasi yung growth na epic guys, sa ngayon, pwede na kasi siyang i-upgrade, i-plus 1. Isipin nyo dito sa pag-plus 1 nyo yung epic nyo. Testing naman natin tong legendary. Special enhancement. Ayan, may dagdag siyang, punta tayo sa growth. Hunting XP may dagdag siyang 0.81% pala. So from 5.4 magiging 6.21. Sa tingin nyo sulit ba yan? Sa legendary hindi, pero kung sa epic siguro pwede pa, di ba? Pagdating dito, ayan. So pag in-enchant mo to, ay pag in-enhance mo to magiging 8.5. So 1% sulit ba i-upgrade? Tapos kailangan mo ng 500 dark steel. Tapos 50% lang yung chances. Magbabasa ko yan. Anyway, kayo bahala guys kung gusto nyo i-upgrade yan. Pero sa tingin ko, worth it ba? Well, hindi ko pa tinatry kasi to. Sayang kasi. As a free-to-play player guys, medyo mahirap
ang dark steel dito. Kahit na sabihin mo yung naming, kahit sabihin man nating na holder kami, may sahod kami dark steel, pero ang hirap pa rin eh. Kasi isipin mo, yung dark steel na to iniibog ko yan para sa daily na binibili ko dito. Sa step up, and then dito sa common trunk. Ay, hindi pala kailangan dyan. Sa step up lang pala. Yan. So, hindi ko na ito nga binibili ito kasi 100k, sayang. Diba? So, balik tayo sa topic. Ayan. Magic stones ko 18%. So, 12% lang dapat to. Since meron tayong multiplier na 1.5, kaya naging 18%. Okay, spirits ang pinakamalaki kong bigay sa XP. And next yung treasure. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung spirits, guys. Ayan. Eto siya. So, kung sa tingin nyo, guys, worth it na A-plus enhancement to. Kayo na bahala. And kung marami kayong epic, edi okay yun. Pero ako, siguro okay na ako dyan. Ang kailangan ko lang i-work out ngayon is yung growth ko. Yung growth stones ko. Ayan, guys. So, pang epic. Pang XP lahat ng ano ko, ng spirit ko. Ayan, XP din to. Ayan, XP din tong monkey. Tapos, XP din tong Xiao Xiao. Ayan, XP din tong Mir. Tapos, XP din tong Ungoy. Pero ito, magpapalitan natin yan. Ungoy, tuloy, baboy pala. Papalitan natin yan ng ito. Kasi, XP din to eh. Ayan. Ito or ito siguro. XP din ba to? Ay, hindi pala XP. Pang PvP to. So, kahit ito guys, makompleto lang natin. Goods na tayo dito. So, madadagdagan na tayo ng ilang percent to. So, 15%. Tapos plus epic pa na 7%. Tapos rare na 4%. So, ang ginawa ko dito guys, nilagyan ko na rin ng 2% na hunting XP. Para set talaga yan, kahit na iba-ibang kulay, okay pa rin yan. Kasi 2% guys, malaking bagay yan. 2 pala. Teka lang, balik tayo. Ayan. 2, malaking bagay din yan guys. Wala na may ibang magandang ilagay dyan, kundi XP lang. And then dito, hindi ko siya inano kasi pang PvP din kasi ito eh. Hunting XP item. Ayan, attack damage boost. So, hindi ko muna babugoyin yung treasure nito. Maliban na lang kung makukuha tayo ng legendary, baka ito yung una kong papalitan. And then dito, ating XP yan, may nilagyan ko na rin ng lucky drop chance yung Koiga ko. Ito, maganda to sa pang XP grind talaga. Kasi meron siyang plus critical. Saan yan? Ayan. Physical attack, tapos crit by 2 for 30 seconds guys. So maximum of 50. So maganda to pang XP grind guys. Okay, then dito, balik tayo dito guys. Treasure, 72. Yung conquest ko, 54. Yan, kailangan din ninyong i-upgrade yung conquest nyo para maragdagan din ng kahit percentage, isipin nyo, 54 din yan. Tapos sa codex, syempre, importante yung codex guys. Huwag kayong maging ampaw, yung tipong mataas yung level PS nyo, pero pagdating sa codex eh, hindi man lang kayo pasok sa ranking. Okay, tapos solitude training yan. Automatic yan guys. Pag nagle-level up kayo, automatic magtataas din tong solitude training niyo. Kasi guys, ang new soul orb, madali na lang siyang kunin. Dati medyo struggle nung mga first level 90 natin. Mga struggle tayo nakakuha nun. Pero ngayon guys, hindi nyo na siya mapapansin, makukuha at makukuha nyo siya. At may ipon nyo siya guys nang hindi nyo namamalayan. Okay? Tapos new server growth, ayan, meron din mystic sanctuary. Ito guys, sanctuary. Kung may sanctuary kayo, alam ko sa amin hindi yata kami kumukuha ng sanctuary. Tapos mystical peace, solitude training, ayan. And then yung other, hindi ko alam to kung saan tong other guys. So, paki-comment na lang kung saan tong other. This ability is available in the other system. Saan kaya to? Okay, so paki-explain na lang. Tapos recharge na kayo dyan. Ayan. 79 pa yung ano natin, vigor natin. Okay, so as of now guys, 414% ng XP ko. Yan lang yung maximum ko kasi gumamit pa ako ng rare na pills. Siguro kung naka-epic tayo, aabot ng 450 plus yan.
Ayan, so plus 15% to. Diba? So yun lang guys, and dito lang kayong papalevel lagi, lalo na pag free to play guys, lagi lang kayong mag-grind at mag-grind. Huwag nyo isipin yung equipment nyo, kung blue pa man yan, basta importante mataas level nyo at maganda at siksik yung codex ninyo. Okay, so yun lamang guys, and sana may natutunan kayo sa mga newbie dyan, and thank you for watching, and once again, see you on my next video guys. Bye bye.